Hi guys, welcome back again sa akin channel. So today, ang topic for today is about sa pagpipintura dito sa aming backyard extensions. So as you can see, 1 year na po siya hindi napinturahan. So ito ang naging itsura niya, yung tubig pumapasok na siya sa loob ng semento. Ayan siya. So ngayon, i-makeover natin. Okay? Ito yung panday namin since nag-start kami na renovation. So, una niyang ginawa is, tinanggal niya lahat yung mga rough surface. So, ginamitan niya ng palita. At tinanggal niya yung mga pako. Dapat talaga is naka-plain siya, naka-smooth para pag maglagay na siya ng pintura or skin coat, hindi na siya rough. Ayan. Ayan yung ginagawa niya. Ginagamitan niya ng palita. So first, nagmix siya ng skim coat at cement. So ito yung unang i-apply niya sa wall. So itong backyard extension namin guys, almost 1 year na siya hindi pa nalagyan ng pintura kasi wala pa kasing budget. So ngayon, nakikita namin habang tumatagal, yung tubig ulan is pumupunta na siya sa wall ng ano namin, ng extension. So pumapasok na ang tubig. So nag-alala kami kaya naisipan na namin na papinturahan na ang aming backyard extension. So ito na nga siya. At last, nagkaroon ng budget at napagsimulan agad ang pagpintura. So, ang materials na ginamit ng aming carpenter is ultra fine na skim coat at saka cement. Okay, so ang skim coat sa hindi pa nakakaalam, ito ay ginagamit bilang alternatibong paraan para sa makinis na palitada or smooth plastering. So hindi ito maaring gamitin para sa mansinilya sa mga lugar na mayroon ng nakapahid na pintura. Tandaan, ang skim coat ang ina-apply direkta sa konkretong pader. Then ang skim coat guys, ito ay nagka-cover ng mga grout line at stains. Then, nagbibigay din ito ng smooth surface appearance. Dahil sa sobrang dry na ang aming wall, so nilagyan niya ng kaunting tubig para didikit talaga yung cement na mixing with skim coat. Ayan siya. Alright, second day na namin guys. So, ang next na i-apply natin sa wall is ang Power Mix. So, ang nabili namin na brand is Bostik. So, Power Mix at kaunting cement. Hinaluan siya ng kaunting cement. Okay, so para saan nga ba ang Power Mix? So, ang Power Mix is
For waterproofing. So waterproofing is the process of making an object or structure waterproof or water resistant so that it remains relatively unaffected by water or resisting the ingress of water under specific conditions. Wow, napa-explain si Ate. English pa. So guys, ang power mix dapat patuyuin niyo siya ng mabuti before applyan ng pintura. Okay, so ilileave namin siya for one day, tapos babalik kami bukas dito sa bahay para maglagay na naman kami ng pintura. Okay, so para daw sa third day, ang ilagay before lagyan ng pintura is maglagay sila ng pure skin coat before lagyan ng pintura. Alright, this is our fourth day dito sa bahay. So, before maglagay ng pintura, ang third na i-apply is ang pure skin coat bago pipinturahan ang ating wall. Ayan siya. So, guys, sa nakikita nyo, iba-iba kasi ang diskarte ng mga carpenters. So, itong diskarte na ito, yung mga mixing-mixing guys, is diskarte lang ito ng aming carpenter. Alright? So, bago maglagay ng pintura, so maglagay ng skim coat, pure skim coat. So after nila maglagay ng pure skim coat, so ang next naman na i-apply nila is mix with primer with latex. Yan siya. So last touch na po ang pintura. So itong i-apply nila is again primer with latex. Korte pe pamili. Mandako magamay yuta korte lagi. So itong pintura pala namin guys, 1 year na siya, so malapit na siyang na-expire. So medyo sticky na yung texture ng pintura namin. So ang ginawaan ng paraan
ng carpenter namin para magagamit pa siya sa aming wall para hindi na lang kami bibili. So ayan siya at nagamit din. Sayang din kasi kung hindi siya gagamitin namin kasi 800 plus din ang 1 gallon. So, thanks to our carpenter kasi nagawan talaga niya ng paraan at yun na yung ginamit nila para sa wall. So, ayan na siya. Hindi na siya sticky. Compare before na super sticky na talaga siya. So, malapit na talaga ma-expire. By the way, ang color ng paint namin is ocean blue. So, nabili namin siya sa City Hardware. So, hindi nyo siya ma-appreciate ang color or kulay kasi medyo madilim na. Hapon na kasi guys. So, sa actual, napakaganda ng kulay sa ocean blue color. Yan siya. So, I hope na magkakaroon kayo ng kaunting idea sa pag-paint sa backyard extensions nyo. So, kung bago ka lang sa aking channel, guys, please don't forget to like and subscribe at pakiclick na lang din ang bell para ma-notify kayo sa mga new uploaded videos ko. Okay, so thank you guys for watching.